Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang favorite teacher o favorite professor. Sa iba't ibang kadahilanan, siguro yung teacher mo na yon paborito mo dahil mataas magbigay ng grade. Pero karamihan sa atin, may favorite teacher dahil nakikita natin yung kanyang kahusayan sa pagpapaliwanag ng mga takdang aralin, ng mga lesson. Yung mga bagay na komplikado ay kayang-kaya niyang ipaliwanag sa atin ng base sa ating sariling karanasan. Naalala ko nung kami nasa teolohiya, isang taon naming kinuha yung isang subject. Pagkatapos ng dalawang semesters ay marami pa din kaming katanungan. Subalit dumating kami sa ika-apat na antas ng teolohiya, nagkaroon kami ng review kasama si Cardinal Tagle. At sa kanyang pagpapaliwanag sa loob lamang ng isang oras ay aming naliwanagan, kami naliwanagan doon sa subject na kinuha namin ng isang taon. May mga katanungan na kanyang nasagot. Bakit? Kasi may mga bagay siyang ginamit upang mas may paliwanag ang mga takdang aralin na iyon. Ganon din ang ating Panginoong Hesukristo. Medyo believe ako sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng paggamit ng mga talinhaga o ng mga ordinaryong bagay na malapit sa karanasan ng mga taong nakikinig sa Kanya. Kung kaya nga madali siyang naintindihan, kung kaya sa loob ng 3 taon na kanyang pagpapahayag ng mabuting balita, marami na agad ang mga tao ang nag-aabang sa Kanya. Marami mga taong sumusunod sa Kanya dahil nakikita nila na napakagaling niyang magpaliwanag gamit ang mga ordinaryong bagay na kanilang naranasan sa buhay. At sa ating ebanghelyo ngayon, ang ating unang pagbasa, ang ating pangalawang pagbasa, at ang ating ebanghelyo, lahat ay tumutukoy tungkol sa kaharian ng Diyos, the kingdom of God. Isang konsepto na mahirap ipaliwanag, isang pananaw na malayo sa ating isipan, lalong-lalo na sa panahon ngayon, dahil hindi na lang ganun kadaling ipaliwanag ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi na lang ganun kadaling ipaliwanag nasaan ba ang langit, nasaan ba ang impyerno. Dati-rati nung mga bata tayo, pag sinabing nasaan ang langit, andon. Nasaan ang impyerno, andon. Di ba? Ang daling magpaliwanag. Pero nung nagkaroon ng aeroplano, na kaya na natin pumunta sa ibang mga mas malalayong lugar pa, na kaya nang lumipad ng tao, nakapunta na tayo sa buwan, nakita na natin ang ibang mga galaxies and mga universe, sandali, may tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Kung kaya nga, very fitting yung pagpapaliwanag ng ating Panginoon. Gamit ang mga ordinaryong bagay, ipinaliwanag ng Panginoon sa ating ngayon ang mga katangian ng kaharian ng Diyos. Unang talinhagang ginamit ng ating Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng talinhagang ito? Sa pamamagitan ng unang talinhagang ito, ipinababatid sa atin ng Panginoon na ang kaharian ng Diyos ay yayabong, uusbong, lalago ayon sa kanyang kagustuhan. Ginamit ng Panginoon ang talinhaga na maghahasik ng binhi. Na pagkatapos maghasik ng binhi, ang taong ito, ang magsasaka, iiwanan niya na. Wala na siyang problema pagkatapos. Hindi niya na poproblemahin kung ito bang binhing ito ay tutubo dahil hindi naman yun kanyang kayang panghawakan. Buong gabi, tahimik siya at taimtim siyang matutulog habang ang Diyos ang siyang gumagawa ng kanyang trabaho upang palaguin kung ano yung kanyang itinanim. Kaya nga, papaano bang maihahambing ang kaharian ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon sa talinhagang ito, ang kaharian ng Diyos ay uusbong, lalago, yayabong, ayon sa kanyang kagustuhan. Katulad din ito ng tao. Di ba, nung tayo'y nasa loob pa ng tiyan, hindi naman natin alam kung anong nangyayari doon sa loob ng tiyan, kung papaanong nabubuo ang ating mga organs. Hindi. Nung isinilang tayo, ngayon, ang ating pagkatao, hindi rin naman natin maipaliwanag bakit ginawa ng Diyos na andito yung ilong mo. Pwede naman sana dito. Hindi natin kayang ipaliwanag kung bakit
sa loob ng ating katawan may puso, may atay, may apdo, may balon-balunan, may buto, etc. Dahil yun ang kahiwagaan at kapangyarihan ng Diyos, katulad ng kanyang kaharian. Pangalawang talinhaga na ipinababatid sa atin ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay magsisimula sa maliit at ito'y patuloy na yayabong at lalago. Ginamit ng Panginoon ang talinhaga ng isang maliit na butil ng mustasa. Actually, hindi naman yun yung pinakamaliit sa mga buto. Pero ito'y ginamit ng Panginoon dahil malapit ito sa karanasan ng mga Israelita. Isang maliit na buto na kapag ka iyong makikita ay maliit lamang, pag itinanim, ito ay uusbong at lalago. Ganon ang pagpapaliwanag ng Panginoon sa kaharian ng Diyos. Kung saan itinanim ng Panginoon ang kaharian ng Diyos sa kanyang 12 apostol, 12 lang naman yung sumusunod sa kanya dati, tapos yung iba pang mga nakikinig. Ay ngayon, pagkatapos ng higit 2,000 taon, sa buong mundo, matatagpuan ang simbahan. Higit 1 bilyong miyembro sa buong mundo ng ating simbahan. Mula sa maliit, ito'y unti-unting lalago, uusbong, at patuloy pang lumalago. Kaya nga patuloy nagkakaroon ng mga iba't ibang parokya dahil nakikita yung paglago ng sambayan ng Kristiyano. Sa 2 talinhagang ito, ipinaliwanag ng Panginoon ang kaharian ng Diyos. Ay Father, ano naman ang kinalaman natin ngayon dyan sa kaharian ng Diyos? Kung yan ay lalago, kung yan ay uusbong, mga kapatid, ito po yung ating pwedeng matutunan sa Ebanghelyo ngayong gabing ito. Una, kung alam natin na ang Diyos ay mahiwaga, kung alam natin at tinatanggap natin na ang Diyos ay kayang magpalago ng kanyang kaharian, hindi tayo dapat mawalan higit sa lahat ng pananampalataya. At ito yung binanggit sa 2 sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, ng kanyang binanggit sa mga nakikinig at sa mga nagbabasa, na ako ay maglalakbay sa lupang ito sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. I will walk by faith and not by sight. Walk by faith and not by sight. Mga kapatid, sa panahong ito ng pandemya, alam kong bawat isa sa atin may kanya-kanyang suliranin sa buhay. May mga bumabagabag sa ating isipan. May mga katanungan tayong hindi masagot hanggang ngayon. Katanungan, kailan ba matatapos ito? Hirap na ako sa buhay. Ang dami ng problema. Ito yung ipinapakita sa atin ng Panginoon. Kung ang isang butil ay kaya niyang palaguin at pausbungin sa isang malaking puno, kapatid, tinatawagan tayo ng Panginoon na magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. God moves in mysterious ways, so we need to have faith. Pangalawa, hinihiling sa atin ng Panginoon na magkaroon ng pag-asa, hope. Oo, may pananampalataya tayo. Pero kung minsan yung pananampalatayang ito, nagsisimula ka magtanong, bakit ang tagal-tagal na namin nagdadasal ng Oratio Imperata hanggang ngayon, hindi pa nawawala ang COVID-19? Baka nakakapagod na. Bakit ang dami-dami ko nang ginawa sa bahay, lagi naman ako nagsisimba, pero ang dami ko pa ding problema? May pananampalataya ka, pero unti-unti nawawalan ka ng pag-asa. Bakit malapit naman ako sa Diyos, pero ang dami kong dumarating na problema sa buhay? Itong talinhagang ito ng ating Panginoon ang nagpapaalala sa atin, kumapit ka lang, besh, huwag kang bibitaw. May pag-asa kasama ng ating Panginoon na pasasaan ba't matatapos din ang lahat ng problema mong ito. Father, ang aking anak, ang daming problema sa buhay, madami na akong sinabi sa kanya, palagi ko nang pinapagalitan, palagi ko nang sinesermonan, pero walang nagbabago. May pag-asa. Hindi mo alam. Katulad ng isang maliit na butil na itinanim sa puso ng bawat isa sa atin, baka unti-unti may nangyayaring pagbabago sa puso ng iyong anak, sa puso ng iyong asawa. Huwag lamang tayong mawawalan ng pag-asa. Pangatlo, pagkatapos natin magkaroon ng pananampalataya, ng pag-asa, ito yung pangatlo, pasensya. Patience. Hindi pasensya ang kinakain, kundi ang pasensya na ang Diyos
ang siyang gumagalaw sa buhay ng bawat isa sa atin. Na ang Diyos ay hindi pa tapos sa bawat isa sa atin. Sabi nga ng isang poster, di ba? Be patient. God is not finished with me yet. Magkaroon ng mahabang pagtitimpi sapagkat hindi pa tapos ang Panginoon sa paggawa ng maraming kabutihan sa ating buhay. Kanina, habang ako'y naghahanda ng aking humiliya, ay meron nag-text. Sabi ko, naku naman, busy-busy pa naman ako ngayon. Nag-text tungkol sa problema. Ang haba ng kanyang binanggit na problema. Sa haba, ang naisagot ko lang, sige lang, may awa ang Diyos. Yun lang yung aking nasagot. Nakukonsensya nga ako kasi bakit yun lang yung aking nasagot. Sa haba ng kanyang binanggit na problema, na aksidente, ang dami ng problema, etc., ang kanyang mga anak, hindi mapag-aral, etc., ang sagot ko lang, sige lang, may awa ang Diyos. At alam niyo po kung ano yung sagot niya sa akin? Ito yung sagot niya. Buti nga po, nakilala ko ang Diyos. Kung hindi, hindi ko po talaga alam ang gagawin. Buti nga po, nakilala ko ang Diyos. Kung hindi, hindi ko po talaga alam ang gagawin. Nag-iisip ako kanina, paano ko bang ibabahagi ang mabuting balitang ito? Ano ba yung mga theological examples na pwede kong gamitin para himukin ang bawat nakikinig at sumusubaybay sa ating online mass? Na ang lahat ng problema may katapusan, magtiwala lamang sa ating Panginoon. Ito, yung ipinadalang kasagutan ng Panginoon. Nagsilbing aral sa akin yan ngayon. Na isang taong ito ang nagmulat sa aking isipan na mula nung makilala niya ang Diyos, nagkaroon siya ng pag-asa, nagkaroon siya ng pananampalataya, nagkaroon ng pagtitimpi. Mga kapatid, sumampalataya, umasa, at magkaroon ng mahabang pagtitimpi sapagkat hindi natin kayang lampasan ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin.